ay ang hari ng Abyssinia, si Negos. At ang iba, hindi nila tinanggap. Ngunit hindi nagtagal, ang lahat ng bansang ito, ang Persia, Syria at Egypt, ngayon ay mga bansang Muslim na. Tinanggap din ang Islam. At sa pamamalagi nila doon sa Makkah, ay sa Medina, I mean, nagkaroon sila ng triumphant return sa Makkah. Yun ay ikadalawampu ng Ramadan. Bali, 8 taon silang nanirahan doon sa Medina. Gusto nilang bumalik sa Makkah. So, mga 10,000 Muslim unang-una ang naghanda para bumalik sa Makkah. So, natural, marami ang tuwang-tuwa sapagkat ang karamihan sa loob ng 8 taon, hindi nila na kita muli ang Makkah. Noong papalapit na sila sa Makkah, nagtatag sila ng maraming mga camp, mga tents, at hanggang sa nagkakaroon sila ng bonfire. So nakita ni Abu Sufyan, isa sa kinikilalang namumuno din sa tribu ng Quraysh sa Makkah, gusto niyang alamin kung ano yung mga napakaraming mga camp at maraming mga ilaw kahit gabi. So nakasalubong siya ni Al-Abbas, ito ay uncle ni Prophet Muhammad na tumanggap din ng Islam, at sinabi na silang lahat ay mga Muslim na. Napakarami na nila na hindi na ninyo kayang lupigin. So dapat lamang na sumuko na lang ang buong Quraysh, tanggapin na lang ang Islam, sapagkat ang minsahe na dala-dala ni Propeta Muhammad ay talagang mula sa tagapaglikha ang Allah. So tinanggap din ni Abu Sufyan ang Islam, at siya ay natural isang Muslim. At simula noon nang tanggapin niya ang Islam, halos lahat ng tribu sa Arabia, iba't ibang tribu, tinanggap nila ang pananampalatayang Islam at hindi napigilan ang pagdami ng mga Muslim. So si Prophet Muhammad, peace be upon him, inlano niya na magkaroon sila ng Hajj. So mga almost 30,000 Muslims ang nakasama niya na nagperform ng Hajj, at ito ay ang tinatawag na farewell Hajj, sapagkat ang katotohanan sa tanang buhay niya, isang beses lamang siya nag-Hajj, at doon siya nagbigay ng kanyang sermon o farewell sermon sa mga Muslim noong siya ay nasa bundok ng Arapat. At gusto ko lamang basahin ang buod ng kanyang sermon, at kung maaari pakinggan natin ang sabi niya. O sang katauhan, pakinggang mabuti ang aking mga sasabihin, sa dahilang hindi ko alam kung tayo ay magkikita pang muli sa ganitong okasyon sa darating na panahon. O sang katauhan, ang inyong buhay at ari-arian ay dalisay hanggang sa inyong paghaharap sa inyong Panginoon. Ang pagiging panatag ng inyong buhay at mga ari-arian ay dalisay tulad ng araw at buwang ito. Alalahanin, katotohanan na inyong makataharap ang inyong Panginoon, at siya ang huhusga sa lahat ng inyong ginawa. Kaya't inaalalahanan ko kayo, kung sino man sa inyo ang pinagkakatiwalaan ng isang bagay, nararapat lamang na kanyang ibalik ito sa nagmamay-ari ng buong buo. Usang katauhan, katotohanan na kayo ay may karapatan sa inyong mga asawa, at ganun din sila sa inyo. Pakitunguhan sila ng may lubos na kabaitan at pagmamahal, sapagkat sila'y ipinagkatiwala sa inyo. Laging maging tapat sa mga ipinagkakatiwala sa inyo, at huwag gumawa ng kasalanan. Usang katauhan, pakinggan ninyo ako ng mabuti. Sumamba lamang sa Allah, mag-alay ng palagiang pagdarasal, mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, at magbigay ng kawanggawa, at maglakbay kung maaari sa Makkah. Alalahanin, kayo ay pantay-pantay at magkakapatid sa isa't isa. Walang sino mang hihigit sa isa, maliban lamang sa yaong may takot sa Allah at gumagawa ng kabutihan. Ingatan ang paggawa ng hindi makatarungan. Usang katauhan, wala ng ibang propeta pang darating sa aking paglisan, at wala ng ipapadalang bagong relihiyon. Unawain ang aking mga sinasabi. Mag-iiwan ako sa inyo ng dalawang bagay, ang Quran at ang aking sunnah.
sundin ang mga ito ng tapat at natitiyak na hindi kayo maliligaw ng landas. Mag-ingat sa Satanas at pangalagaang mabuti ang inyong pananampalataya. Ipamahagi ang aking mga sinabi at sana ito ay kanilang pakinggan at mauunawaan at gayon din sana'y kanilang ibahagi sa iba. Kayo ang aking saksi o Allah na ipinahayag ko ang inyong mensahe. So, hindi nagtagal, si Prophet Muhammad ay namatay. So, namatay siya sa edad na 63 sa Madina. Ngunit bago siya namatay, ang katotohanan, meron siyang isang katulong na nagngangalang Abdallah. Inanyayahan niya ito sa libingan ng mga Muslim. At doon, nanalangin siya. At pagkatapos niyang manalangin, sinabi niya kay Abdullah na ang sabi niya, pinagpipili raw siya kung ano ang gusto niya, kung ang kayamanan ba sa mundong ito, kung ang mahabang buhay, kung ang paraiso, o kung makikita niya ang kanyang Panginoon at ang paraiso. So ang sabi ni Abdullah sa kanya, kung ako sa inyo, piliin ko ang kayamanan, mahabang buhay, at paraiso. Ngunit ang sabi ni Prophet Muhammad, peace be upon him, ngunit napili ko na, na ngayon din, makikita ko ang Panginoon at ako ay makakapasok sa paraiso. Ayaw ko ng buhay sa mundong ito. Iyon ang kanyang sinabi. So hanggang sa isang araw, nang magising siya, nakaramdam siya ng sakit. Ngunit ganun pa man, kahit siya ay may sakit, pinilit pa rin niya na mamuno sa pagdarasal ng mga Muslim sa masjid. Ngunit habang tumatagal, naging malalang-malala ang kanyang sakit. So sinabi niya sa asawa niyang si Aisha, na sabi niya, sabihin mo sa mga Muslim na ang mamumuno na ngayon sa kanila sa pagdarasal ay si Abu Bakar, ang iyong ama, dahil si Aisha yung isa sa mga asawa ni Prophet Muhammad, peace be upon him, anak ni Abu Bakar. So nung sabihin ni Aisha sa mga Muslim, naging malungkot ang mga Muslim sapagkat ito pa lamang ang pagkakataon na mayroong magpapalit sa Propeta Muhammad sa pamumuno ng pagdarasal ng mga Muslim. So nung isang beses na nagdadasal ang mga Muslim sa pamumuno na ni Abu Bakar, kahit malalang-malala ang sakit ni Prophet Muhammad, tumuno pa rin siya sa pintuan ng mosque at sumilip. Nung mapansin siya ni Abu Bakar na nandoon sa pintuan, ang ginawa ni Abu Bakar, umatras siya, sumulong na ang gusto niya si Prophet Muhammad, peace be upon him, ang siyang mamumuno ng pagdarasal. Ngunit ang sabi ni Prophet Muhammad, ipagpatuloy ninyo ang pagdarasal ng sa inyo na lamang. So hanggang sa umuwi si Prophet Muhammad, humiga sa kandungan ni Aisha at naging matindi ang kanyang sakit at doon siya namatay sa kandungan ni Aisha ang kanyang asawa. So nung sabihin doon sa mga tao sa mosque na siya ay namatay, halos hindi makapaniwala ang lahat. Maging si Omar, ayaw niyang tanggapin na namatay na nga ang Propeta Muhammad, peace be upon him. So, ang sabi ni Abu Bakar na siyang namumuno doon sa pagdarasal nila, ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah lamang, sabi ni Abu Bakar. At sinabi niya na kung sino man ang sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. Ngunit kung sino ang sumasamba sa Allah, ang Allah ay buhay at wala siyang kamatayan. At doon binasa ni Abu Bakar yung mga ilang berso kanina na binasa. Ang sabi nga si Prophet Muhammad ay isang sugo lamang, hindi higit sa isang sugo ng Allah. At marami ngayon sa mga Muslim ang nag-aakala nang akala nila sinasamba si Prophet Muhammad, peace be upon him. Ito ay mali sapagkat ang katotohanan, walang isang matinong Muslim na sumasamba sa kanya. Ang paniniwala sa kanya ay isang dakilang propeta ng Allah na ang kanyang mensahe ay hindi iba sa mga mensahe na daladala ng mga nangaunang propeta. Ang turo niya ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos Allah
na siyang lumikha ng buong sanlibutan, ang lumikha ng lahat-lahat ng bagay, nakikita man natin o hindi nakikita. Ang katotohanan, maging matagal nang nawala si Prophet Muhammad, peace be upon him, marami sa mga non-Muslims ang nag-aral ng pinag-aralan ng kanyang buhay. Ang katotohanan, may ilan sa mga non-Muslims na sila ay nagpasya. Ang katulad halimbawa ni George Bernard Shaw, si George Bernard Shaw na ito ay isinilang sa Ireland. Isa siya sa manunulat ng dula, manunuri siya o kritiko at mananaysay. Siya ay nahahanay sa mga pinakamahalagang tao sa larangan ng panitikan noong 1900s. Ang katotohanan, nagwagi pa siya ng Nobel Prize for Literature noong 1925. At kanyang sinabi, ang sabi niya, kung ang isang tao katulad ni Muhammad ang magpapatuloy ng pagpapatakbo ng makabagong mundo, siya ay unlad sa paglutas ng mga suliraning hinaharap at kanyang maibabalik ang tunay na kapayapaan at kasiyahan na kailangan ng sangkatauhan. Ang unang bahagi ng tape ay tapos na, mangyari lamang may baling sa kabilang bahagi. Manunulat ng dula, manunuri siya o kritiko at mananaysay. Siya ay nahahanay sa mga pinakamahalagang tao sa larangan ng panitikan noong 1900s. Ang katotohanan, nagwagi pa siya ng Nobel Prize for Literature noong 1925. At kanyang sinabi, ang sabi niya, kung ang isang taong katulad ni Muhammad ang magpapatuloy ng pagpapatakbo ng makabagong mundo, siya ay uunlad sa paglutas ng mga suliraning hinaharap at kanyang maibabalik ang tunay na kapayapaan at kasiyahan na kailangan ng sangkatauhan. At kanya pang idinugtong, ang sabi niya, pinag-aralan ko ng mabuti ang kanyang buhay. Siya ay isang kahanga-hangang tao at ang aking paniniwala, hindi siya laban kay Hesukristo. Si Muhammad ay dapat na tawaging tagapagligtas ng sangkatauhan. At mababasa din natin sa Encyclopedia Britannica ang nakalagay, si Muhammad ang pinakamaunlad sa lahat ng mga propeta at pinuno ng pananampalataya. Gayon din sa World Book Encyclopedia, mababasa din natin na ang sabi roon, si Muhammad ang isa sa pinakamainfluensyang tao sa lahat ng panahon. Gayon din si Diwan Chand Sharma from Calcutta, India, ang sabi niya, si Muhammad ang diwa at buhay ng kabutihan at ang kanyang influensya ay nadarama at kailanman hindi malilimutan ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Sinabi rin ni Reverend Bosworth Smith, isang Kristiyano, ang sabi niya, sa kabutihang palad, si Muhammad ay ganap na walang katulad sa kasaysayan. Si Muhammad ang tagapagtatag ng isang bansa, isang imperyo at isang pananampalatayang Islam. Gayon din si Michael Hart, isang Kristiyanong Amerikano, isang astronomo, matematisyan, manananggol at scientist. Nag-aral siya ng buhay ng mga napakaraming kilalang tao. At pagkatapos ng kanyang malawak at masusing pananaliksik, siya ay naglathala ng talambuhay ng 100 taong pinakamalakas o pinakamainfluensya sa lahat ng panahon. At kanyang pinagtibay na sa 100 tao na kanyang napili, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang number one o nangunguna sa lahat. At kanyang sinabi, ang sabi niya, ito ang pinagsamang sekular at relihiyosong influensya o lakas na walang kapantay at aking nadarama na si Muhammad ay dapat kilalaning pinakamainfluensya sa kasaysayan ng tao. So katulad ng sinabi natin kanina, mga brothers at mga kaibigan, si Prophet Muhammad, peace be upon him, ang kanyang mensahe ay nagmula sa ating dakilang tagapaglikha, ang Allah. Ang mensaheng dalang-dala niya hindi na iba sa dala ng ibang propeta, bagkos ibinalik lamang niya ang mga nangawalang mensahe ng mga nangaunang propeta. Kaya igalang natin ang
mga propeta. May mga Quranic injunction dito tungkol sa propeta, ang sabi ng Allah, ang kahulugan sa Quran sa chapter 4 verse 80. Ang sinong sumusunod sa propeta ay sumusunod na sa Allah. At gayon din sa chapter 4 verse 170, ang sabi ng Allah, usang katauhan, ang propeta ay dumating sa inyo nang may katotohanan mula sa Allah. Kaya't paniwalaan siya at ito ay makabubuti sa inyo. At sinabi din sa chapter 47 ng Banal na Quran, verse 33, o kayong naniniwala, sundin ang Allah at ang kanyang propeta. At huwag gumawa ng mga bagay-bagay na walang kabuluhan. So, ang Banal na Quran, ang siyang kahuli-hulihang revelasyon na ipinadala ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Banal na Quran na ito, para sa mga kapatid nating hindi pa Muslim, ito ay purong-puro na salita ng ating dakilang lumikha. At ito ang batayan ng pananampalataya ng mga Muslim, na kung tapat nating tanggapin ito at isabuhay natin, natitiyak natin ang ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Kaya huwag nating baliwalain ang mensahe na nagmula sa ating tagapaglikha, sapagkat dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Tanggapin natin lahat na tayo ay magwawakas sa mundong ito. Walang sino sa atin ang magbabato rito. Ang sabi ng Allah sa Quran, kullu nafsin dha'ikatun al-maut. Ang lahat ng pinagkalooban niya ng buhay, makakatikim ng kamatayan. So, mahalin at igalang natin ang propeta, sapagkat sila ang daan, sila ang ilaw, at sila ang katotohanan. Makakamta natin ang kaligtasan kung taos-puso tayong sumunod sa kanilang mga pangaral at sa kanilang mga sinabi, sapagkat ang lahat ng ito ay nagmula sa ating dakilang lumikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang, mga kapatid at mga kaibigan. Wa akhir da'wana wa innal hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kung may mga katanungan sa tinalakay natin mula sa ating mga kapatid, malaya kayong magtanong at sasagutin natin abot ng ating nalalaman, batay din sa turo ng Islam. Kung hindi natin alam ang kasagutan, sasabihin natin na hindi natin alam, sapagkat ang Islam hindi nagtuturo ng panghuhula. Ang tanong rito, Abu Talib, the uncle of the Prophet, never accepted Islam. The question is, on the day of judgment, will Abu Talib enter paradise? When in fact, even he did not accept Islam, he is the number one protector of the Prophet. So, maging si Prophet Muhammad, peace be upon him, sinabi niya na ang kanyang uncle na si Abu Talib ay hindi makakapasok sa kaharian ng Allah, sapagkat kahit pinutiktahan niya ang propeta, hindi naman niya sinamba ang Allah. Hindi si Prophet Muhammad, peace be upon him, ang magliligtas sa kanya, kundi ang magliligtas sa ating lahat, ang hahatol o ang maghuhukom sa ating lahat sa araw ng paghuhukom, walang iba kundi ang Allah lamang. So, hindi niya tinanggap ang Islam, hindi siya naniniwala sa Allah, so hindi niya makakamtan ang paraiso. Sapagkat ang pagtuturo sa Islam na ang lahat-lahat ng kasalanan ng isang tao, patatawarin ng Allah. Kung siya ay tapat na humihingi ng kapatawaran at hindi niya gagawin muli yung pagkakasala niya. Ang hindi lamang mapapatawad ng Allah ay ang sumamba ka ng maliban sa kanya. So maaring si Abu Talib, ang sinamba niya ay yung kanyang pagiging isang kilalang tao sa tribu ng Quraysh. So si Prophet Muhammad mismo ang nagsabi rin na hindi niya papasukin ang paraiso. Next question. As per your lecture, there are already people in heaven who met Prophet Muhammad, peace be upon him. Is this not contradicting to our belief as a Muslim that no one enter paradise unless after
resurrection or after the judgment day. So, ang mga taong nabanggit ko kanina na nakita ni Prophet Muhammad doon sa seventh heavens ay hindi mga ordinaryong tao, kundi silang lahat ay mga propeta. Katulad nila Abraham, nila Moses, nila Jesus, nila Ismail, sila Idris at iba't ibang mga propeta. Ang mga propeta, katotohanan na ang patutunguhan nilang lahat ay paraiso na. So kung nangyari man ito kahit wala pang araw ng paghuhukom, silang mga tao ay mga malalapit na sa Allah. Ang katotohanan, sila mga piling tao na pinaglagakan ng batas na ituro nila sa sangkatauhan. So ang mga propeta, kung napunta man sila doon sa seventh heavens at nagkita-kita sila nila Prophet Muhammad noong ascension ni Prophet Muhammad, walang imposible sa Allah sapagkat silang lahat ay mga piling tao. Ang tanong, sinabi mo na si Propeta Muhammad ay siyang tagapagligtas ng sangkatauhan. Sa mga Kristiyano ay si Jesus Christ, siya rin ang tagapagligtas ng sangkatauhan sa araw ng paghukom. So ibig sabihin, sinabi ko kanina raw na si Prophet Muhammad ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Hindi ako ang nagsabi nito, kundi binasa ko kanina yung sabi ni George Bernard Shaw, isang Irish, na ang sabi niya, pinag-aralan niya ng mabuti ang buhay ni Prophet Muhammad, peace be upon him. At sinabi niya na hindi laban si Prophet Muhammad kay Hesukristo. Hindi laban. At dapat natawagin si Muhammad na tagapagligtas ng sangkatauhan. Nang ibig niya sabihin, kung susundin ng sangkatauhan ang kanyang mensahe, maliligtas sila sapagkat ang kanyang turo ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. At katulad ng sinabi ko, hindi naiiba ang turo niya sa turo ni Hesukristo. So ang lahat-lahat ng propeta tulad ni Prophet Muhammad, Jesus, Abraham, Moses, Aaron, Solomon, Jesus Christ, John the Baptist, silang lahat ay tinatawag na tagapagligtas ng sangkatauhan sapagkat ang mensaheng dalang-dalang nilang lahat ay iisa, ang sumamba sa iisang Diyos na ating tagapaglikha. So, para pa sa karagdagang kaalaman ng nagtanong rito, na ang mga Muslim hindi nagbibigay ng pagtatangi-tangi sa lahat ng propeta. Minamahal at ginagalang ng mga Muslim ang lahat ng propeta. Hindi sinasabi ng mga Muslim na si Prophet Muhammad ay mas higit kay Hesukristo or si Prophet Muhammad mas higit kay Moses, kundi ang paniniwala sa lahat ng propetang ito, pantay-pantay at walang diskriminasyon. Minamahal at ginagalang silang lahat. Sinusunod ang pangaral nilang lahat sapagkat ang kanilang pangaral, iisa ang pinagmulan, ang Allah na ating tagapaglikha. Ang tanong rito, ilan lahat ang naging asawa ni Propeta Muhammad at bakit tanging si Aisha lamang ang birhin at lahat ay mga byuda? Ayon sa aking pagbabasa, ang naging asawa lahat ni Prophet Muhammad, peace be upon him, ay 12. Unang-una si Khadija na anak ni Khuwailid. Ang isa, si Sauda na tribo ng Banu Amir. Ang isa, si Aisha na anak nga ni Abu Bakar, ang birhin na sinabi ng nagtanong dito. At ang isa, si Hafsa na anak ni Omar ibn Khattab, yung second caliph. At ang isang asawa pa niya, si Zainab na anak ni Khuzaimah. Ang isa, si Salama na anak ni Abu Umayyah ibn al-Mughira. At ang isa, si Juway Riyad. Ang isa, si Zainab bin Jas. Ang isa, si Habiba, anak ni Abu Sufyan. Ang isa, si Safiya, anak ng namumuno ng tribu ng mga Hudyo sa Banu Nadir. Ang isa, si Maimuna, anak ni Harith, tribu naman ng Hawasin. At ang isa, si Maria, na isang Coptic maiden.
So, 12 ang lahat ng naging asawa ni Prophet Muhammad. Ngunit sa 12 ito, siyam lamang ang minintain niya at one time. So, kung si Aisha lang ang birhin sa kanyang mga naging asawa, ito ay kapahintulutan din ng Allah, sapagkat ang mga naging pangasawa niya nagkakaroon ng revelasyon din sa kanya na maging asawa niya ang mga babaeng ito. Ang katotohanan, kung nag-asawa si Prophet Muhammad, peace be upon him, ng marami, hindi laman ang habol niya rito, kundi ang suportahan ang mga babaeng ito. Dahil kung napapansin natin, halos lahat ng mga napangasawa niyang ito matatanda sa kanya at mga byuda na walang sumusuporta sa kanila. So ang layunin ni Prophet Muhammad sa pag-asawa sa mga babaeng ito upang suportahan niya. At ang katotohanan pa, sa iba't ibang tribu din ang pinanggalingan. At ang pag-asawa niya ng mga nagmumula sa iba't ibang tribu ay naging katulong niya sa pagpapalaganap din ng Islam. Ang susunod, karamihan sa mga Kristiyano ay hindi naniniwala kay Propeta Muhammad sa dahilang hindi siya nababanggit sa Biblia. Mayroon bang batayan ng kanyang pagdating? So ang tanong ng kapatid natin, ng ating kaibigan rito, ay kung nababanggit si Prophet Muhammad, peace be upon him, sa Biblia. Maging sa Old Testament at New Testament, napakaraming mga prophecies na nagsasaad o para kay Prophet Muhammad, peace be upon him. Katulad lang halimbawa ng sa Deuteronomy 18:18 na sinabi ng Allah kay Prophet Moses that I will raise up a prophet from among your brethren like you, Moses. So ang tinutukoy rito walang iba kundi si Prophet Muhammad, sapagkat si Prophet Muhammad nagmula siya sa mga kapatiran ni Prophet Moses. Ang sinasabi ng mga kapatid nating Kristiyano na iyon daw ay napatungkol kay Jesus Christ, peace be upon him. Hindi ito naaangkop kay Jesus Christ, sapagkat ang sabi ng Allah, katulad mo Moses. Kung pag-aaralan natin ang buhay ni Prophet Moses at ang buhay ni Prophet Muhammad, almost pareho. Isinilang sila na may ama at ina. Ngunit si Jesus Christ isinilang na walang ama. At si Prophet Moses nag-asawa, nagkaroon ng anak. Ganun din si Prophet Muhammad nag-asawa at nagkaroon ng mga anak. Ngunit si Jesus Christ hindi nag-asawa at walang anak. At ayon sa pagtuturo ng Kristyanismo, na si Jesus Christ raw ay anak ng Diyos. Ngunit hindi sinasabi sa Biblia na si Prophet Moses ay anak ng Diyos, at maging si Prophet Muhammad hindi sinasabing anak ng Diyos, literally, sa pagkakaintindi ng mga hindi Muslim. Ang sabi pa ng mga Kristiyano na si Jesus Christ ipinadala upang iligtas ang tao sa para tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. At ang turo na si Jesus Christ raw ay ipinako sa cross. Ngunit si Prophet Muhammad at si Prophet Moses, peace be upon them, pareho ang kamatayan nila na natural na kamatayan. At maging sa New Testament, maraming mga berso din ang nababanggit na si Prophet Muhammad ay talagang dadating. Ang sabi ni Jesucristo, maging sa Book of John, ang sabi niya, mas mabuti na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, hindi dadating ang espiritu ng katotohanan. Ngunit kung ako'y umalis, ang sabi niya, idadalanin ko sa Ama at ipapadala niya ang espiritu ng katotohanan na siyang magtuturo ng lahat-lahat. So walang tinutukoy ito maliban kay Prophet Muhammad, peace be upon him. Dahil ang katotohanan, si Jesus Cristo, hindi niya itinuro ang lahat-lahat ng katotohanan noong kanyang kapanahunan. Kaya't maging siya, idinadalangin niya sa Ama na ipadala ang huling propeta na siyang magtuturo ng lahat-lahat ng katotohanan. Ang lahat-lahat ng katotohanan ito ay daladala ni Prophet Muhammad. Hindi itinuro ni Jesus Christ, peace be upon him, noong kanyang kapanahunan, na kung may isang namumuno ng pamilya at siya ay mamatay, at kung may naiwanang ari-arian, hindi niya itinuro kung paano parti-partihin ang kayamanan.
hindi itinuro ni Jesus Christ noong kanyang kapanahunan na kung ikaw ay mga kapitbahay, ilang beses kang kumatok. Ngunit nang dumating si Prophet Muhammad, peace be upon him, katotohanan na dala-dala niya ang katotohanan at kanyang itinuro. Maging siya itinuro niya sa mga Muslim na kung magsuot ng pantalon, kung aling paa ang unang papasok kung magsuot ng pantalon. Itinuro niya na kung kakain ka, aling kamay ang gagamitin mo. Itinuro niya kung may mamamatay, paano parti-partihin ang kayamanan. Itinuro niya na kung magsuklay ka, aling parti ng ulo mo ang una mong suklayin. So walang ibang tinutukoy na magtuturo ng lahat ng katotohanan si Jesus Christ, kundi si Prophet Muhammad, peace be upon him. So karapat dapat lamang na sundin natin siya, sapagkat siya ang saga o huli sa mga propeta. May katanungan pa? Kung may gustong magdagdag sa mga naging kasagutan ko,